Mga Suki, welcome back sa aming sari-sari store. Mapapala si Shadow and it's my wife. Girl. So, sabi nyo na ito, guys, ay mga Suki, ang pag-uusapan naman natin is magkano nga ba ang aming naging puhunan sa aming sari-sari store at magkano rin ang aming naging unang benta sa isang araw, mga Suki. Okay, so guys, bigyan ko na kayo ng background. So, ang aming tindahan na ito is bago pa lang. So, almost 1 year and a half. So, nag-start kami magbukas nito ang aming tindahan is January 2020. Okay, January 8, 2020. So, kami nag-start na itong aming hindi-punting sari-sari store. So, magkano ba ang aming naging Ang aming naging puhunan dito, mga Sube, yung unang ano namin, 7,000. Tapos, nagdagdag ulit kami, 3,000. So, lahat-lahat 10,000 mga Suki ang naging puhunan namin dito sa aming tindahan. Okay, mga Suki, ano lang to ha? Ito ay yung mga panindalang namin. Pero yung pagpagawa, yung mga pagstante is hindi pa kasali doon. So, ang pinag-usapan lang natin dito is yung ating puhunan lang sa ating mga paninda or yung laman lang ng sari-sari store. So, 10K yung aming starting na puhunan dito. Ayan, so diba guys? So, sa mga gusto at mga nagnanais na magtayo ng sari-sari store, napakalaking puhunan na po ng 10K. Kung maliit na sari-sari store lang muna ang gusto nyo umpisahan. So, kami noon sa 10K namin is marami na kaming nabili. So, almost halos mapuno itong titahan namin noon sa 10,000. Kasi mga kung ano-ano lang, mga basic needs lang naman muna ang inuna namin no, mga panahon na yon, kasi yung mga pangangahing pangangailangan lang ang aming muna tininda dito sa aming sari-sari store. So, sa halagang 10K pesos. Ayan. Sa halagang 10,000 mga Suki, ay nakapagtatayo kami ng sari-sari store. Yung laman lang po yun. Okay. So, and then, pag-usapan naman natin kung magkano naman ang aming unang benta noong January 8. So, magkano nga ba yung ating benta? So, guys, i-share ko lang sa inyo. Ayan. So, ang ginawa ko kasi noong mga time na yun is nag-record talaga ako para meron akong monitoring kung magkano nga ba. So, Mercury Drug yung aking sponsored by Mercury Drug. Kasi lagi ako bumibili sa Mercury Drug. So, may speaker niyo ko. So, nakabili ako doon ng notebook. So, ito yung ginamit ko. So, ito po yung aming unang benta. Ayan. So, yan yon. So, madilim. So, ang aming pong unang benta is 1,113. So, ilalagay na lang po namin dyan sa monitor kung magkano yung aming unang benta. So, 1,133. O, diba guys? So, nung nagsimula kami, ganun lang ang aming kita sa isang araw. So, diba nakakatawa? Para lang kami naglalaro ng mga panahon niyon. Kasi, syempre, nagsisimula pa lang kami. Wala pang mga suki tayo doon. Nagpapakilala pa lang. Kaya ganun talaga pagka nagpapakilala pa lang sa isang negosyo. Kailangan mo makahatak ng mga suki. Ayan. So, wala pa kami mga alam-alam ng mga mababanggitin ng mga panahon na yun. Tapos, konti pa rin yung mga panida namin. Wala pa kami mga kung ano-ano. So, kaya ang benta lang namin noon is 1,130. Pero hindi na yun masama sa isang nag-uumpisa. Malaki na yun. Sa pa lang. Malaki na siya. Oo. Pagtsatsagaan nyo lang mga suki. Kaya sa pagninegosyo kasi yan ay tsagaan. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya. Kailangan lang natin ng sipag at tsaga para tayo ay magtagumpay sa ating mga pinimiti. Ayan. So, sa mga gustong magtayo ng isang sari-sari store, so, pwede naman kayo magsimula sa 5,000, 3,000, depende sa inyo kung magkano yung gusto nyo simulan. Kasi kami, umabot ng 10,000 yung aming starting na puhunan dito sa aming munting tindahan. Ayan. So, kapag kasi nagsisimula ka pa, hindi mo pa kasi alam kung ano dapat ang tinda mo, hindi mo pa rin alam kung ano mga dapat gawin. So, naninibago ka pa kasi first time. Pero sa katagalan din, nasanay na kami, na naging routine na namin yon. So, marami pa kami i-share sa inyo, mga suki, na mga video, na mga tips para sa matagumpay na negosyo or matagumpay na sari-sari store. So, sa ngayon, i-share lang muna namin sa inyo yung aming puhunan at benta nang nagsisimula pa lang kami. So, January 8 to, guys. So, may pensya naman po kami dito sa aming record notebook galing sa Mercury Drug to. So, yun. So, kung kayo magsisimula
magsisimula kayo kung gusto niyo yung gayahin na magkaroon kayo ng ganito, pwede niyo naman gumawa ng ganito. Kahit hindi naman ganito, kahit simpleng papel, notebook, pwede niyo pag-istahan. Ang mahalaga lang ay meron kayong monitor. Tingnan niyo guys, sa gamit namin siya ngayon. So pag pinabalikan namin, ay ito lang pala yung benta namin nung una kami na, nagbukas ang aming brand. So nakakatuwa lang din. So nakakatuwang isipin na ganun lang yung benta namin. And then nung nagsisimula pa kami, so nangangapa kami. Ang dami pa namin inaaral. Ayan. Saka kailangan niya mga suki na mayroong record daily. Kasi pagka nag-audit kayo by weekly or monthly, alam niyo yung benta niyo weekly, tapos monthly. Nag-suki kayo or kumikita yung sari-sari store. Yan yung malalaman kailangan na mayroong record daily. Ayun. So, sabi nga niya, madami na monitoring. Pero ito, separate vlog namin to. I-share namin sa inyo kung paano ako mag-check ng kung kumikita ba or hindi yung aming sari-sari store. I-share ko yun sa inyo sa mga susunod at paano ba kami nagkukwenta ng aming benta, ng aming puhunan. So, i-share namin yan sa aming mga susunod na mga vlog. Ayan! So, yun muna mga suke ang i-share namin sa inyo. So, sana nagustuhan ninyo. At kung bago pa lang kayo sa channel namin, alam niyo na kung anong gagawin nyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at makipindot ang notification bell dyan para maging updated kayo sa mga susunod pa namin video. Ayo, sana nagustuhan ko ninyo at may natutunan kayo at naging inspirasyon ko ang aming share sa inyo para po sabay-sabay tayong umunlad and then sana po ay patuloy nyo po supportahan ang aming YouTube channel. So, maraming salamat guys. So, ayan po, once again po, and lagi po namin iiwan ng kataga sa inyo is kapag may tiyaga, mayroong nilaga. Ayo, so bye! See you on our next vlog! Bye!